So, ito po yung ano guys, ito po yung mga katibayan po kung ano ba talaga ni Princess or ni Miles, si Sir Carl. So, lahat po dito na bisto na po namin siya. So, pakinggan nyo na lang po yung mga sasabihin, no? Mga sasabihin niya dito. Naka-record po ito. Ito po ay ginawa para hindi siya siraan. Ginawa po ito para may ebidensya naman po kami. Kasi mamaya kami po yung mapasama. So, nakausap niya yung sponsor namin. At ito po yung mga sinabi niya. So, mami, paki-play na lang po. Salamat. Hintayin lang natin. Ito yung mga sinabi niya nung nag-usap-usap sila. Kasi pinakausap ko na siya. Ang hirap kasi, sakit na ng ulo ko sa ano, stress sa kanya. Kay Ma'am Princess, no? Ito to. Wala na siya rito sa Manila. So, ang nangyari dyan, wala naman problema sa ano eh, dahil may specialing niya or sa less than 15 niya eh. Walang problema sa prevention kasi palagi namin nakakausap niya at saka yung friend niya. Ang problema lang talaga sa kanya is na-expire yung contract man talaga problema niya. O nga, hindi. Ang tanong ko, ganito. Presi, ang tanong ko, Ano ang ugnayan ninyo dalawa ni Kalhan? Sa ano-ano mo siya? Hindi kami magka, ano yan, ma'am. Kumbaga, pinakilala lang yan sa akin. Pero, ako pinakilala sa'yo, ano, kaibigan mo? Tapos, kaibigan ko siya, ma'am. Kaibigan ko siya. Tapos, ano, sabi ng kaibigan ko, sabi niya, ikaw mo na lang, napakasalan mo na lang kasi makukulong yan. Sabi niya ganyan, pati sinabi niya ng immigration, sabi ko gano'n. Sige, sabi ko walang problema, sabi ko gano'n sa kanila. So, sandali, Presi. So, ikaw, wala kayong relasyon ni Carl Heinz? Bali, ano yan? Bali, fiancé. So, fiancé mo siya, so ikaw girlfriend niya? Oo. Dati yung ma'am nung ano, kasi hindi na ayos. Hindi nga, ibig ko sabihin, nagka-relasyon kayong dalawa. Until now. Parang ganon. Sagutin niyo ako ng tama para alam namin kung paano namin po-process yung ano niya, problema niya. Kung meron siyang kakilala niya, kung ano. Kasi hindi basta-basta na natin. Meron na, ma'am. Ano sa problema niya, ma'am? Ganito, ha? Sa problema niya, ma'am, may sasalo sa kanya sa Germany. Yung best friend niya, nakilala niya na ng 15 years. May sasalo sa kanya. And then yung sa ticket niya, pinaprocess na rin po namin. Nino? Nung best friend niya, kasi sabi ni Carly, ang sabi niya sa akin, tulungan mo ako kasi nakontakin yung best friend daw niya. So nakontak ko naman. So sabi niya, sabi ko, at least kailangan ni Carly mag-ano niya kasi hindi pa pwedeng walang sasalo, eh ikaw may sasakyan ka naman. Sabi ko ganyan, sige, sabi niya, pwede naman siya rin sa bahay. Pero after niya, sabi niya, wait, kasi ako nang pwede na sa April or May. Sabi niya, gusto niya pumalik, hindi sasakyan ko na siya. Sabi ganun. So sabi ko, mag-usap na lang kayong gano'n. Kaya pupunta ako ang Kanye para mag-usap sila or mag-usap din ni Kay Ion. Sino ba yung kaibigan niya dyan na kag-contact mo? Baka pwede namin makausap din at matulungan na lang kami na... Oo, ma'am. Sa Germany, ma'am siya sa Laura. Oo nga. Ibig ko sabihin kung ano yung ano niya, yung Facebook niya. I-connect mo siya sa amin para mapag-usapan namin kung ano yung mga... magagawa namin dyan kay ano, pagkababalaan na siya. Siya na lang ang bahala kung natuna si Carl Heinz. Oo, ma'am. Kasi sabi niya, nung nalaman niya rin yung nangyayari, yan talaga tumutulong talaga yan kay Carl Heinz. Kaysa akin tumutulong. Yan ang problema talaga. Napakarami yung problema nanay niya rito sa Quezon. May sakit, pinagyo yung bahay. So, ang nangyari, sabi niya, sis, hindi ko naman kaya i-shoulder na sabay-sabay. Alam mo naman yung pagtulong ko rin sa inyo. So, sabi, pwede ko rin yan kaya kasi pupunta tayo ng barangay, sabi ko, nakihingi ng ano doon, baka kung ano mangyari, sabi ko, kaya binigay ko dito muna kay vlogger, sabi ko, at saka nawalan siya ng tubig, at saka ng kuryente, sabi ko, gano'n, kaya, umaalis siya doon sa ano, tumatata siya kung saan gala ng gala, sabi niya ganyan sa amin ni Eleanor, sabi niya, sige, ayusin na mo na lang, kasi kawawa naman, tapos naano pa siya, yung mga kaibigan niya rito sa Germany, kasi marami na nakakita ng video, sabi niya, awang-awal sa kanya, ako yung sinisisi. Na kung hindi ko siya dahil tinalan niya, nagkimagahaganya
kasi sa gawin natin ang paraan. So, nag-usap kami kagabi, ma'am. At ang sabi niya ganyan, kailangan kong tanungin mo mabuti si Kali ko, kailangan niya two-way ng round trip ticket. Kasi yan ang kailangan niya. Atisin mo na yung... Hindi na pwede, Presi. Hindi na pwedeng mabalik yan dito si Kalhan sa situation niya. Una sa lahat, pag bumalik siya sa Germany, kailangan niya munang mag-unmeldong. Kailangan meron siyang maibigay. Sandali, papaliwanag ko muna sa iyo ha. Kailangan niya nang magpaparehistro siya doon. Pumunta siya ng munisipyo. Iparehistro niya yung sarili niya na dapat meron siyang matitirahan at address. Bago niya, kasi matagal yan bago nila may i-open ulit yung sa bangko niya dahil nag-lapse yung kasi mali yun eh. Dapat nung umuwi siya, dapat sinuruan siya ng kaibigan ninyo. Mayroon sila naman, excuse me, mayroon siyang SPA doon kay Eleanor na sa bangko nila ginawa. Ngayon, ang nangyari, may SPA sila ng Postbank. Kaya kaya si Eleanor mayroon niya yung ATM na pinag-open niya ni Garina Hub sa account sa Postbank. Mayroon niyang SPA doon, hindi ko lang alam kung bakit lakad yung SPA na yun or pinapiyata ni Curly kasi parang nag-away sila dahil ayaw nga niyang tumira sa Palawan tapos hindi matigasin mo siya ng ulo niyan eh. So sabi ko, sabi niya, ikakad ko na lang yung SPA ko. Sabi ko, paano pag nagkaroon ka ng problema sa pension mo? Sabi ko gano'n sa kanya, pupunta ka ba ng Germany? Sabi ko gano'n, ang laki na pamasahe. Ayun, ikinat niya yung kaya sinabi nung kaibigan namin na, yung problem, yan kasi, sabi niya gano'n, matigas kasi ang ulo niya eh, ikinat niya eh, pumunta siya ng postbank, at sabi ng postbank, ipa-activate mo ulit yung ATM na hawak mo, kasi SPA niya yan eh. Yan sa Eleanor, SPA niya yan, ma'am. Lahat ng papeles, SPA niya yan, meron yan kay Carlos. Naintindihan, sandali nga, Prezi, naintindihan ba ko ang ibig sabihin ng SPA doon sa napaliwanag ko sa'yo kanina? Ano yung SPA? Paliwanag mo nga. Special power of attorney yan, ma'am, na ikaw yung may patatapatan or ikaw yung may authority na pwede mag-process ang isang bagay para sa isang tao. O, ang problema kasi, ang sinasabi ko sa'yo kanina, kaya inipit nila yung pension niya doon sa bangko dahil yung bangko wala silang nakukuhang response at wala rin silang address kung saan nakatira. Huwag mo akong turuan din tumira ako ng Germany. Yun dahil ang asawa ko, Germa, makinig ka muna. Ganito yun. Pag wala silang mag-raise na address ng lalayan, address ni Carl, i-stop nila yung kasi ang akala nila patay na siya kasi wala nga siya address. Hindi kasi siya nakarehistro kasi ang sinabi. Diba? Umuwi na dyan, hindi na siya, wala na lang, ginipap na niya yung tirahan niya, ginipap na niya yung address niya. Sa Germany, ang patakarang ganito, kahit matera mo yan, kahit na-pension mo yan, once na lumabas ka ng bansa, na hindi ka nagbigay ng, let's say, ginamit, hindi mo tinanggal yung unmeldong mo, yung registration mo, tuloy-tuloy pa rin dumarating yung sulat niya, let's say na lang sa kaibigan niya. Walang problema yun. Excuse me. Yung pong bank statement niya, ma'am, hindi dumarating. Kasi ang may-ari ng unit niya, ma'am, gumawa ng certification na doon pa rin siya makatira para makapag-open account niya sa BPI. So, ma'am, ang problema lang talaga sa kanya, kung tumatawag kami sa postbank, ma'am, ang postbank, ma'am, ang problema niya, na-expired lang yung ATM niya. Mayroon po siyang address na ginagamit. Na doon talaga tumatating yung sulat at iyon ay sinabi ni Carly doon sa may-ari ng unit na pakiusap lahat ng sulat ko dyan darating, paano mo na dyan ako nakatira. Kaya until now, ma'am, may dumarating na bank statement galing sa post. Yung lang ang problema kasi wala nga access, wala nga siyang pinagsabihan na dapat i-open nila yung sulat na yun in term of bank. Kasi ang kung meron, sandali Prince ha, kung meron man ang sulat na dumating sa bangko at may pwedeng magbukas noon, alam niya na mag-expire kasi ipapadala yan ng note. Ang bangko, lagi nagpapadala ng notice yan bago sila mag-decide ng ganyan. Tapos papadala din siya ng notice na yung ATM niya ay mag-expire na ganito ganyan. Pag hindi nag-response yung tao, talagang sila na ang mismo magde-decide yung bangko kasi walang response na dumating. Kaya, yun nga, may,
wala daw na ganoon. Tracy, nakausap ko si Carl, sabi niya wala na raw siyang registration sa Germany. Tinanggwala na siyang ano ni Abmeldung, ina-Abmeldung na niya. Abmeldung. Presi, Abmeldung, hindi Abmeldung. Iba yung Abmeldung sa Abmeldung. Whatever, ma'am. Ang sa akin, ma'am, sa usap namin yung boss, ma'am, sa usap ng embassy. Kasi kabalik-balik kami ng embassy, ma'am, kabalik-balik kami ng embassy. Binigyan niya ng form siguro hindi lang 10 post sa mail, sa post office. Sa post office. Yung may formula yan, may formula. And inuhulog namin yan sa post, ma'am, ng register. Mail. Natanggap nila yung sulat, magpapadala raw sila ng new bank card, new ATM kay Kylie. Pero ang monthly na bank statement niya dumarating, nabubuksan ni Kylie, nababasa ni Kylie yung sulat, yung bank card na ATM hindi dumarating, pinipending nila. Kasi nga, wala nga si Kylie doon, wala nga si Carl Heinz sa Germany, alam nilang si Carl Heinz wala sa Germany, kaya inipit nila yun. Kaya ang mangyayari lang sa ganito, kailangan talaga bumalik si Carl Heinz doon at kailangan niyang humarap sa bangko na makita nila yung pagmumukha niya para iupo nila ulit yun. Kasi alam mo naman ngayon maraming scam. Diba? Kayo po ba yung ano ma'am? Kayo po yung Eden? Ha? Ikaw po ba yung Eden? Hindi. Bakit? Sino ba yung Eden na yan? Ako nagpapalit po yung... Yung name niyo po. Ako yung nag-sponsors ng pamasahe niyo kay Tulpo, na sinasabi niyo nakausap niyo si Kuya Rafi Tulpo. Kayo pala yung 2,000 lang man yung nabigay niya, hindi po 3,000 ah. Klaro ko lang. Hindi, okay lang kung 2,000 lang maibigay yung oh. Ang tanong ko dyan, kung nakausap niyo si Rafi Tulpo, kasi yung pinsan ko mismo that day, nandoon, naka-duty, tinanong ko siya kung may ina-assist si Kuya Rafi, Senator Rafi, na German, na matanda, nakahuwag sila na lang yung picture. Ano sabi niya ng pinsan niya, ma'am? Ay, hindi ko na dapat panggitin yun. Nandun naman si Rafi Tulpo, ma'am. Pumasok siya doon. Nakasasakyan pa nga siya eh. Oo nga, pumasok siya, pero... Hindi yan. Wait lang po, ha? Kasi pwede transparent tayo. Sa totoo lang po tayo, ha? Kasi ayaw ko na sinungaling din eh. Talaga? Ito po yun, ha? Apo. Sa totoo lang po, ma'am. Pumasok kami doon. Ang sabi ko doon sa ano, may recording din po kami. Sinabi ko yan. Oo nga, alam ko yun. Alam ko yun, Presley, na may recording kayo. Pero hindi nyo na-personal si Sir Rafi Tulpo. Hindi nyo siya na-personal. Kahit si Sir Rafi Tulpo, hindi niya na-meet si Carl Heinz. Hindi niya nakita si Carl Heinz. Hindi ka rin nakita ni Sir Rafi Tulpo. Sinapit niya po yan, nakita po namin niya si Rafi Tulpo na kotse po yan. O nakita, pero hindi niya kayo in one-on-one na kinausap. Hindi kanya sinabi niya po yan, no? Opo ma'am, pero hindi po yung big deal mamaya, pinag-usapan natin. Hindi big deal yun kasi nung... Ipinigay niya yung papel ng kay si Rafi, sabi. Mali yun eh, kasi ibig ko sabihin, nung lumapit kayo sana sa kanya, i-assist niya dahil sana sila na ang mag-aasikaso sa pagbabalik sana niyan sa Germany. Ang problema nga raw, ni Anino daw ng matandang German na sinasabi ko daw, hindi daw nakausap ni Sir Rafi Tulpo. Pakibigay po yung pangalan ma'am nung sinasabi nyo kasi may yung kausap namin doon sa Lopez mo, inasasad kami hanggang doon sa Lopez. Kaya nga, ganito na lang. Kung gusto mo, pa-invite kita. Ako mismo magsasabi kay Sir Rafi Tulpo na i-invite kayo dahil doon kami magkatatanungan kung talagang nakaharap ka nila. Pwede naman, wala naman ng problema eh. Oo, kasi ang problema, kasi tinanong ko nga, yung ating lima, pinaprasis na namin, huwag na po kayo mag-alala. Hindi, kasi nililinaw ko lang kasi, ang nililinaw ko lang kasi presi ganito ha, kasi ang nililinaw ko lang, kaya ako kayo doon, kaya ako nagbigay ng pamasa, pumunta kayo doon, dahil talagang tutulungan niya ni Sir Rafi, kaso nga lang, hindi nyo mismo nakausap si Rafi Tulpo, hindi nyo nakausap. Hindi basta makakapasok doon sa lab kung wala kami kakilala. Kaya nga, pero ang tanong ko lang, presi, nakausap nyo ba mismo si Sir Rafi Tulpo? Nakausap, ibinigay yung papel sa kanya, sabi wala tayong jurisdiction dyan. Ang tanong ko, Chris, hindi mo ako naiintindihan eh. Ang tanong ko, kung mismo si Rafi Tulpo nakausap mo, at saka si
si Carl Hart, kung mismo kausap siya ng man, wait lang ma'am, kausap siya ng babae na pinagbigyan ng papel. Ah, yes, iba yun. Iba yun, pwede. Ngayon, sinabi ni Therapy, wala tayong jurisdiction sa bawat bansa. Hindi natin yan pwedeng pakialaman. Walang jurisdiction dito sa Pilipinas, pwede. Yun lang ang gusto kong linawin. Pero yung sasabihin mo na nakausap niya si Therapy kung hindi siya tinulungan, imposible yun. Dahil tinanong ko mismo sila doon, anong pangalan nga po, ma'am? Kasi nandoon naman talaga si Therapy. Pero hindi niyo nga na personal. Na personal na sinabi ng babae, kaya sabi niya wala tayo. Ba, Presi, ang tanong. Hindi, one-on-one. Oh, yun ang gusto kong alamin. Presi, ang gusto ko lang linawin, kung nakita kayo ni Rapi mismo at kinausap mismo kayong dalawa ni German, yun ang gusto ko sana alamin. Nakita niya, ma'am, tapos ma'am, ipinod, nandoon yung papel, tinanong, sabi niya, sagit, itanong na lang natin, sa kamalayo pa kasi mamay pinagalingan namin, eh, baka pwede pakitanong na lang kayo siya, so talaga dyan naman. So you mean to say, ibang tao ang kumausap kay Kuya Rapi para in behalf of you? Ay, nandoon po siya, kumbaga, hindi lang sa akin na ha, kumbaga, ma'am, sir, anong gagawin natin dito? Sabi lang ni Rapi, wala kasi tayong jurisdiction sa ibang bansa. Bigyan mo na lang siya ng referral para kay Mayor. Sandali, ano ba ang problema inilapit niyo sa kanya? Ay, ang problema mga ma'am ni Carly na kailangan makauwi siya ng ibang bansa kahit plane ticket man lang or pwedeng baka pakitawagan naman yung embassy bakit hindi nakikipag-cooperate o pakitawagan naman yung post bank bakit gano'n, nag-i-email, may address naman. Kasi kailangan may address ka saan ka nakatira eh. Kaya yan si Gali, lagi ko yung pinapasyon doon sa unit eh. Na ma'am, mamayan, ayan na, may sulat po ba? May ano po ba? Kasi sila tumutulong din sila ma'am na kailangan may address yan si Gali. So, ito nga, last question ko sa'yo, ma'am. Ano ba intention mo talaga kay German para alam na yan? Kasi alam niyo, nagkakakulo yung... Ang intention po namin nang sa totoo lang, makauwi siya at mag-forgood siya sa bansa niya. That's it. Wala kaming ibang intention niya. Ako masaya na ako na natulungan siya for 1.5 years na talagang kahit may PWD ako, pinibigyan ko yan ng ano para mabuhay na lang siya. And besides, wala po kaming interest yan kahit ano, kahit tingnan ano niya. Nang gusto lang, makauwi siya ng buhay, makasaya sa mga pagpagamot siya sa bansa niya. Tapos meron na, ito pa pretty concern ko lang ha, meron kasi ako nakita sa live na I don't know what it was, kasulatan na tatutuan na utang ni Carl Heinz. 103,000? Kanino? Yan yung may-ari ng Red Doors, ma'am. Yan yung may-ari ng condominium na tinirahan niya. At si Carly mismo ang kinausap niya. Sandali, marunong ba mag-German yun? Translator ang ginagamit nila, ma'am. Translator, Google Translator, ma'am. Google Translator, walang hindi attorney na nag-translate sa kanya na pumirma siya doon. Alam nila yan, alam ni Carly rin yan. Pag sinasabi niya na wag muna, wala pang pambayad, wala pang ano, o sige, sinasabi niya ni Mamaye, ni Mambing, ang bait nga nila sobra eh. Kaya sinabi ko kay JJ, kasi gusto kong maging transparent ha, kasi ayoko na ako na yung tumutulog ako, Pepe, nag-iisipan ng masama na. Hindi, walang masama, kinaklaro ng ito. Please, wag mo mes. Kaya gusto ko mangyari. Wag mo i-misinterpret yung pagkaklaro dito. Sino itong Crispino? Sino itong Mrs. Crispino and Mr. Alam ko si Adolf, si Carl Hines. Ako yan, ma'am. Kaso kayong dalawa nito, di kayong dalawa may utang nito. Hindi po ako nakatira doon sa unit. Hindi ako nakatira doon sa unit niya. Pero natutulog ka doon. Ako nakatira doon. Ako lang po yung parang as yung nag-aalaga kay Gary. Kaya sabi niya, sige, ikaw na lang yung ano na. Kasi hindi namin siya makita. Kaya nga sabi ko kay Jay. Sabi ko, Jay, sumama ka doon sa office ni Mamayin. Pwede, sandali lang ang tanong. Alam mo ba yung ginawa nyo rito? Tingnan mo ha, nakalagay ang pangalan mo. Sumang-ayon ka, ilagay yung pangalan mo. Tapos, tumira ka ba doon sa kanya? Natulog ka ba doon? Sa apartment niya? Actually, halimbawa, kapag may sakit siya, siyempre, binapatay-patay sa halaga na makaiwanan, di ba? Alam mo, kung pumirma siya dito, hindi pa rin ito valid. Kahit nadalin nyo ito sa korte. Oo nga po, ma'am. Pero bilang tao, ma'am, nakinabang siya. Posesya niya na lang yan, ma'am, kung hindi niya babayaran kasi napakabait ang may-ari niyan. Kahit hindi na lang nga niya singilin eh. Tulong na lang niya yan sa matanda, ma'am. Mas maganda. Alam mo, mas...
Ano po yan, ma'am? Hindi po yan problema. Kasi si Ma'am Ayun, napakabait na tao niya. Oh, mas maganda dahil nakita naman na niya yung sitwasyon niya. Oo, ma'am. Sobrang yaman pa din yan. Huwag na sana nilang bigyan pa ng additional problema kasi alam niyo hindi basta-basta yung sitwasyon ni Calhoun. Ang tumatawag sa akin yan, sabihin yung ano, yung pinaka-manager ng mga building. Kasi siyempre, siya yung pinaka-manager. Ma'am, anong update, ma'am? Kasi si ma'am ano, ganyan-ganyan, crisis din dito, nakakaawa si ma'am Ayun. Alam mo, ma'am, si ma'am Ayun, napakapait talaga yan. Yung may alam niyo, actually, itong nandito na ano, kasama ka dyan eh. Dapat pati ikaw, talagang kasama ka dyan. Kahit na sabi, yan sa pinag money coming kasi nandiyan ang pangalan mo eh. Pwede kong i-harap yung may-ari niyan dyan, ma'am. Kasi ibig ko sabihin, alam mo ba na yung napirmahan na yan, ikasama yung pangalan mo, pati ikaw sabi dyan. Alam mo ba yun? Ayun, ma'am. Kasi ko ba yun, ma'am. Kasi sinabi ko yun kay Bing, sabi ko, Bing, bakit gumawa ka ng papel niya, nakasama yung pangalan ko. Sabi niya, kasi ikaw yung nag-aalaga sa kanya, eh sino kakausapin ko kapag halimbawa nawala siya, siyempre ikaw, sabi ko, pwede ko yung mamukahan, wala naman akong pabayad sa'yo. So, yung naglaho na pagkulayan, paano ako ipapakulong nyo? Sabi ko, hindi ako nakinabang dyan sa unit nyo. Sabi ko, ganyan sa kanya, kasi ako mam talaga prangka. Hindi, kasi nakinabang ka rin dyan, kasi actually, Prince, nakausap ko si Calhoun. Actually, sa totoo lang ha, don't be offended, ano ha, hindi naman ako nag-ano sa'yo. Kinaklaro ko lang para hindi man, kasi ikaw din nagpapahamak sa sarili mo tulad yan. Pinayagan mo sila, ilagay yung pangalan mo. O diba, hindi mo alam kung ano yung consequence mo doon. Secondly, nakausap ko kasi nakausap ko si Calhoun. Alam mo ba na umiyak si Calhoun nung kinwento? Ako nagkwento sa kanya. Kasi napanood ko yung mga video mo. Ano pangalan niya, ma'am? Hindi, makinig ka lang muna. Concern lang naman ito, no? Para sa'yo din to, Presi, eh. Minsan, huwag ka muna lang isalita sa mga vlogs-vlog. Kasi alam mo ba, alam mo yung video mo napapanood sa buong mundo, maraming nakakaintindi ng German, marunong sila mag-translate. Perhaps sa mga ano, minsan nga pag pinapanood namin yung video mo, parang kaming nahihirapan sa pananalita mo eh, na mag-German ka na. Wala, hindi naman talaga mo kahit pintas-pintas sa niyo ako eh. Presi na naman, Presi, makinig ka, huwag mo masyadong i-misinterpret, walang nagpipintas sa'yo. Ibig namin sabihin, parang gustong-gusto na namin ibigkas yung gusto mong ibigkas, kasi nahihirapan ka nga. Oo nga, inaamin ko naman na hindi ang fluid sa German. Yun lamang, yung nagkakaintindihan kami ni Carlin ng salita. Ika nga, marunong mag-German eh. Ika nga, marunong yung mag-Germanas ka muna. Para nga kaintindihan. Yung German mo lang nakaintindi, ikaw lang. Oo nga po, si Carlin lang nakakaintindi ng German na yan. Kasi nga po, yun yung gawin na nakakaintindihan kami. Okay mo, hindi ka naintindi na. Dinadaw yung sarili mo kasi. Sinasabi ko hindi. Ikaw mismo ang nagdadaw ng sarili mo. Ang sinasabi ko, nung pinapanood ko yung video mo, syempre, parang kami yung nahihirap. Kung gustong-gusto namin ibigkas sa yung gusto mong ibigkas, ibig kong sabihin. Kasi nga lang, masyado mong minimisinterpret yung pagpapaliwanag namin. Bigla-bigla ka nagsasabi, alam ko, pinipinta sa inyo ganyan. Walang namimintas sa'yo. Kundi ibig sabihin, siyempre kami, marunong kami mag-German, parang naintindihan na namin yung gusto mong ipaliwanag kay Calhoun, parang kung pwede lang sana, kami na lang ang magbigkas. Ganon. Pero yun yung the way na naiintindihan niya ako. Yun yung the way na naiintindihan niya ako. Eto pa, nakausap ko siya, umiyak siya, dahil sabi ko sa kanya, akala ko ba sinasabi mo, girlfriend mo siya, tapos may picture ka pa sa wallet mo. Bakit ang sinasabi niya sa video eh, hindi wala naman daw kayo relasyon, hindi naman ikaw ang boyfriend, tinutulungan ka lang. Alam ko ba na umiyak si Calhoun noon, Presi, nasaktan siya, kaya kinukonfirm ko lang sa'yo kung ano mo ba talaga siya, para hindi na lang siya umaasa, di ba?
Kasi nasasaktan siya eh. Kasi si Carl Heinz, nasasaktan kasi hindi naman niya naintindihan kasi kung ano yung mga sinasabi mo sa live mo. Kasi lahat ng live mo marami nakakapanood eh. Tapos, sinasabi mo doon, hindi mo lang ina-admit na... Sinabi nga nung kaibigan ko, itigil eh, ano na lang yan, bongga niya na marami pang, ano na naman namin, matulungan siya eh. So, ginawa ng kaibigan namin, ginawa ng kaibigan niya, bibilihan siya ng round trip ticket, pauwi na niya, manipabalik ng Pilipinas, kung gusto sumama, sumama siya. Kung hindi, ilalagay niya yan doon, hahanapin niya yung dati niyang asawa o kapatid niya. Sabi ko, sis, ikaw na yung bahala kasi sumasakit ang ulo ko. Sabi ko, mamamatay ako na. Tama! Mas maiigit pang ganun na lang. Usap kami niya kagabi, nag-usap po kami kagabi, ngayon na sinabi nitong best friend ni Carly, asikasuhin mo sis yung immigration. Sabi ko, okay lang, may contact tayo sa loob. Sabi niya, kung magandang babayaran. And then, ano ko ng free ticket. Sabi niya, kung gusto niya mag-forgot dito, hahanapin ko yung kapatid niya. Parang hindi ka na sabi niya, nakakaawa ka rin naman. Ang tagal mo nang nagsasakripisyo niyan, eh ikaw pa yung napapasama. Sabi ko, oo, sis, sabi ko, magpabuti pa na dyan na lang siya. And at the same time, sabi ko, ayaw ko nang kasi may anak din akong PWD, sabi ko sa kanya. O sige, kasi naaawan na rin siya sa akin eh. Sobra na yung sakripisyo ko. Mainitin pa yung ulo niya. Minsan, pag hindi binibigyan ng Yossi, nagagalit. Naaawa rin ako kay Jay. Kasi inaasikaso niya. Sabi pa niya, ang lakas ng Yossi. Freddy, kabisado namin ang ugali ng mga Jirma. Totoo yung sinasabi mo, wala kami yung doubt dyan. Dahil kabisado namin, dahil mga asawa namin is German. At saka, hindi nyo siya pwedeng sawayin sa paninigarilyo niya talaga dahil dang dyan. Hindi talaga yun nasasaway. Hindi. Alam mo, kung ayaw nyo makita ang other side ng ugali ng German, hayaan nyo lang siya manigarilyo. Kasi once na pinagbawalan nyo dyan, lalabas ang ugali ng mga German. Kaya pabayaan nyo lang siya. Kasi 52 years or 50 years na siya nagsisigarilyo tapos ngayon nyo pa siya sasaway, hindi na yan magbabago. Kaya hayaan nyo lang. May siya naman sa rito, binibigil ko siya ni Jay, tatlong piraso sigarilyo, galit na galit. Kay Jay naman nagagalit. Sabi ko, Jay, hindi ka sa kita ng isang tahan. Bila mo na sigarilyo. Sabi ni Jay, hindi, binilang ko yan, dalawang mahama. Sabi ko, ano na naman itong inaano sa akin dito? Chat-chat na naman. Kaya nga eh, hindi. Minsan din kasi, pag nag-chat-chat siya, huwag ka kaagad mag-ready. Kasi minsan din, siyempre, pag alam niya na meron siyang may kumakati, kasi ito, overacting siya. Oo, kasi unyubo nga siya eh. Natural lang naman, kung i-reduce man na ni Jay yung paninigarilyo nga, kasi pinapitong din niya ng gasto. Oo, kasi nga, di ba, inuubo siya. So, wala namang problema doon, pero wag mo na lang ituloy rin. Pag nag-message siya, sasabihin niya mo na lang. Ako yung nagsabi niya, ano ba? Ako nagsabi kay Jay, ma'am, na wag mong masyadong payasihin kasi yung bagay niyan, ano. Pero sabihin ko sa inyo, wag na wag yung patitigil o pagsabihan niya, hindi lang paninigarin niya dahil makikilala niyo ang ugali ng German na mga tao, diba? Wala naman na sasabi sa kanya, ma'am, na tumigil ang Yossi. Kasi yan, may mga advantages din naman yung Yossi, which is anti-stress, di ba? So, sabi ko, sige, sabi ko, ma'am, hindi mo pwede itigil yan. Kasi lalo siya na, stress. Kasi hindi siya nag-Yossi. At saka, yaan na lang. At saka yung mga nasa video-video na ano, hindi po kasi maano yun. Kasi, syempre, marami nakakapanood ng video. Naka-vlog ka pa naman. Kasi ganito sasabihin ko sa iyo ang totoo ha. Yung mga sa Indo Current, iba ang ugali ng mga yan. Ipapatikos, siya parang nasa sa iyo. Ganyan, ha? Paano gusto mo pa manyawa na ano, ganyan. Kung baga, ang ano ko dyan, sabi ko, basta sapat nila yung ibang anak ko, hindi binigay sa akin. Kaya ako rin, kung baga, yung, ano na ako eh, durog na durog na ako, tinuturog pa nila ako. Sabi ko, gano'n, wala naman akong ginawang masama ko, tinuulong lang naman nila. Sabi ko, ang nagalo na tinutunog ka niyan, ganyan. So, ako man sa totoo lang alam na yung yan, sabi ko, gusto ko mag-for good na si Kami doon. Wala akong ibang, ano, sabi ko nga kay Jelenor, sabi ko, sis, dalhin mo siya dyan, ibigay mo siya sa kapatid niya, at the same time, tama na. Sabi ko, pagod na ako dyan. Hindi, para hindi ka na lang ma-stress, Prezi. Pabayaan mo na si Jay. Siya na lang mag-asikas. Ay, hindi po pwede yan, ma'am. Hindi po pwede yan. Kasi, hindi po pwede pabayaan. Kasi, pinuntak niya na, hinahanap niya na rin yung kapatid. Ang may mas, ang ni-endorso sa kamag-anak niya, ma'am. Sandali, paano ba napunta kay Jay, si Carl Heinz? Ang sabi ko kay Jay, kasi si kasama ko dito sa ng Island Taguig, di ba? May kasilala ko yung mama niya. Sabi ko, baka pwede tulungan niya yung si Carl Heinz na mailapin. Sabi ko,
magkaroon po ng pasamang ano ng shelter kasi may PWD ako. Eh, sige, doon na lang sa anak ko. Sabi niya. Ngayon, hindi ko naman alam. Ay, hindi ko naman alam na tatagal na ganyan. So, ang ginawa ko, pinunta ko na natin yung nasa Germany. Kahit nahirap-nahirap na rin siya, ang sabi ko, sis, kasi ang nangyayari, ganito, ganyan, ang hirap, hindi rin pwede palang tulungan ni Tulfo. So, sabi niya, o sige, hahanapin ko yung kapatid niya, total siya yung may karapatan dyan, wala kahit sino may karapatan dyan. Hindi pwede, ibigay mo na lang kay ganyan, ibigay mo na lang kay ganyan, hindi po pwede yung ma'am. Mayroon pa yan ang kapatid. Kailangan ka mag-anak ang haharok sa kanya. Paano ko bigla yung mawala? Ganito nga, wait lang. Ang sinasabi ni Sis Eleanor, yan biglang nawala, i-report namin yan sa German ano, government. Hahanapin niya ng German government yan sa Germany at yan sa Pilipinas. Sabi nga, sis, ikaw rin yung magiging kawawa. Sabi ko, alam mo yan, kaya hahanapin mo yung kapatid niya eh. Kasi may pension yan eh. Pwede yung pag-interesan yung pension niya naipon o yung monthly niya. Tama? Sabi ko, tama. Sabi niya, so, kailangan yan ma-introduce natin yan sa German government at sa bako niya na ito si Gabi. Buhay, in-endorse namin sa'yo. Kasi pag buwas naman na mawala yan, ma'am, ipapahanap yan. Sandali, sandali, Presi. Pakiulit mo yung sinabi mo na pag hindi na nag-ano si Carl Heinz, baka ibang mga kapatid niya mag-interest sa pension niya? Hindi, hindi. Yung mga ibang tao, yung mga strangers, ma'am, yun ang sabi ng kaibigan na ni Carly sa Germany. Yung kaibigan ni Carly, nakatira ba sa Germany talaga yan? Yes, 25 years na siya nakatira. 25 years? Tapos hindi niya alam kung anong rules doon. Alam mo, walang kahit kanino pwedeng gumalaw, makialam sa pension ni Carl Heinz, kahit kapatid, kahit sino, unless merong siyang pinagbigyan. Kung pamatay man si Carl Heinz dyan, ang bigla ang pera mapupunta sa government. Sila ang mag-ano yan. Walang, kasi wala siyang iiwang way. Siya doon kay Eleanor, may space sila ginawa niya sa bangko. Ngayon, pinapasabi nga ni Carl Heinz, kaya nga siya ma'am nag-video na may hawak ng passport ni Eleanor, di po ba? Kasi nga po, sinabi niya na nag-video si Carly na hawak ang passport ni Eleanor at saka yung sulat sa postbank na please assist this woman na i-entertain niyo kasi binibigyan ko ulit siya ng authority ng process ng mga ano ko. Oo, kaso nga lang yung authority din siguro na binigay niya hindi naman legal galing attorney. Sandali, Presi, kung hindi yung galing sa attorney, hindi talaga aasisan yan kahit na ano sabi, kahit na i-video ko, hindi, oo. Kasi kailangan talaga nakaano sa attorney yun, di ba? Hindi po ba yung kailangan attorney po to attorney? So, nagkaroon hindi, na, yung ginawa sana ni Carl Heinz, sana, diba, gumawa siya ng sulat. Ay, Carl Heinz, chuchucho, ganyan, inayang ko na pwede mag-vito rin ng tao. Kailangan ipa-anohan yung tatakan. Notaryo. Yes. Kasi, hindi rin po man i-accept na postbank yun kahit na notaryohan. Kasi, ma'am, yung PA, ma'am, ni Ellen, ma'am, talaga. Kasi sa postbank yung ginawa, ma'am, sa Germany talaga yung ginawa. Kahit na sa postbank, hindi nila aanyuhin yun kasi wala doon si Carl Heinz. Hindi ba, ma'am, pinakat yun eh. Pinakat ni Carl Heinz, yun ang problema sa kanya. Tumawag siya sa postbank, pakikat na lang yung SPA ko. Okay. Eh, wala na talaga siyang magagawa. Tsaka ibig ko sabihin, ganito ang patakaran kasi sa Germany, ano, kahit na ako na lang, sabihin mo, Latsay, ayan, may anak ako, ano? Pag hindi ko yan, pag wala akong ginawang will, wala, hindi rin maaano yan basta-basta doon sa anak mo. Kasi syempre, ang buhay sa Europe kasi iba eh. Kanya-kanya doon eh. Kaya sabihin na lang natin may kapatid man yan si Carl Heinz doon. Hindi rin nila basta-basta makukuha yung pera niya, kundi mapupunta na naman sa government yun. At saka ayun si Ate Julie, di ba ikaw matagal ka na rin sa Germany, di ba? Oo. O di ba, yung asawa mo namatay, di ba? Pari, 40 years ako doon. Sabi, nasa Pilipinas ba kayo ngayon o nasa Germany? Hindi ko yung ngayong mga oras na to, nandiyan kayo sa Germany. Nandito ako sa Davao, kapagit niya ako. Hindi, si ano po, yung pong kausap ko na isa po. Wala, kakaalis ko lang yan. Ah, okay. Oo. For Germany ako, gano'n lang ako dyan. Nandiyan lang ako kasi kung bakit hindi yan in-interview ni Rocky Tulpo yung sisinyo si Opa, si Carl Heinz. Pwede naman pong mag-ano ulit kayo kay Rocky Tulpo para po... Bakit ako? Eh, galing na ako doon kay Rocky. Alam
nakauwi, kailangan bigyan ng plane ticket. Kailangan i-assist kasi baka na siya dito sa Pilipinas, sa kakuyan ng Pilipinas. Kaya sinabi pa rin po ng maayos doon na kailangan po talaga na makialam ang German government sa kanya. Kasi po hindi naman po tayo na mga Pilipino lang ang pwede makasot ng problema niya. So, imingin po ako ng tulong sa kanyang plane ticket, sabi ko. Sabi ko, mayroon plane ticket yan. Anong nangyari sa plane ticket niya? Wala po yung round trip ticket. Ikaw naman ang sabi na bali na nag-reading ko eh. Kasi ang alam ko sa Germany, hindi ka basta-basta makalabas ng Germany kung wala kang round trip ticket. Lalo na kung honest ka lang. Alam ko yan, dala ko mismo, hindi ako pwede lumabas ng Germany kung hindi round trip ticket ang dala ko. Ngayon pa lang natin yan nire-request, ma'am. Hindi pa yan nabibili kasi wala pa tayo pagbili. Hindi, Rensi, ang ibig sabihin ni Ate Julie, nung tinanong kita nung bago umpisa pa lang, kung may round trip ticket siya, sabi mo meron, kaya yun ang kini-question ni Ate. Kung hindi pa lang, ma'am, pala na pumunta siya rito? Oo. Meron siyang round trip ticket, ma'am, ganito. Alala ko na. 2018, pumili siya ng ticket, diba, round trip ticket. Pumunta siya ng Germany. Pumunta siya ng Germany kasi may inasikaso siya mga papayos ko na dyan na yung mga insurance siya. May pinakampo ngayon pa siya insurance siya na hindi niya napapayaran. Ngayon, may utang din niya din ma'am kasi hindi niya nakakabayad na uunta sa Germany na pinirahan niya bahay kasi pa napakaliit na yung presyo niya, no? Ang road trip ticket niya, pagpunta niya doon, nagamit niya yung papunta ron, bumalik siya ng Pilipinas. Tapos, ubos yung road trip ticket niya. Oh, so ibig mo sabihin yung round trip ticket niya? Paano siya nakabalik dito? Pandemic? Bawal maglalabas. 2018 na. 2018 yun. Hindi bang pandemic yan? 2018. Tingnan niyo po siya. Pumunta pala siya dito? Limang taon na? 2018 yan. Pumunta rito. Na May February. Wait lang po. February 1920, 2022. Apat. Puro siya? Kung apat na taon na yan, magtagal na yan siya na ugasti dito. Alam mo ba magkano ang babayaran mo dyan? Overstay, ma'am. Hindi yan overstay, ma'am. Active, ma'am. May ano yan. May visa card yan, ma'am. Activate yung visa yan, ma'am. Basta nababayad ka, ma'am, ng visa at kumukuha ka ng life certificate sa embassy na ikaw ay buhay at nagbabayad ka ng visa mo. Ano yan, ma'am? Ako ba ang ano mo? Inuuto mo? Alam mo, dear? 22 years ako na president ng Mindanao Solid Group Julia Registered Organization. Alam ko ang mga kasong mga ganon at ano ako sa embassy. Dalawang tao na illegal nakatira doon sa Germany na Pilipina na hindi nakulong dahil inawakan ng Mindanao Solid Group. Hindi ako nagyayama, makita ko sa Mindanao Solid Group. Ano na ba? Kaya yung sinabi mo na pumunta siya itin, 2018 pala, ang pandemic. Tapos pumalik siya ng 2018. Eh, paano siya nakabalik dito? Yun ang tanong. Kasi pang 19, doon na nag-umisa na yung January 2018. Pumalik siya ng Pilipinas, February 2018. Isang buwan lang siya dyan. Pagkatapos, ang visa niya, binabayaran niya yan every 6 months. Kaya siya hindi nag-overstay. Kasi bayan ng visa niya. Paano yung, wala po kausap ka eh. Sabi mo, every 6 months, binabayaran niya visa. Ito ka, nagsabi ko, lang ang rent niya, ang pension niya sa Germany. Ma'am, ng 6 months, ma'am, sa Bureau of Immigration, ma'am, ang 6 months, wala po 10,000 ang visa niya eh. Kaya nga na dahil nakapply ako dito permanente. Alam mo magkano? 15,000 binayaran ko. Permanente dito sa Pilipinas. Hindi po ako istorya. Istoryahan ng gano'n dito sa Pilipinas. Hindi po alam ko na alam kita dito. Kailangan natin tulungan siya. Meron po ako. Every
sundalo doon. At alam yan, ipakitiyan mo assistant TV ng embassy at inaway ko yung consulate doon. Yung head consulate na katukaw mo yan, tudlungan mo yan. Kaya ikaw na ako sa'yo. Ay, mamatay mo ba? Sigiling. Mamatay na. Sigiling na lang ang German na. Hindi na. Hindi na. Sa kasado na yan natutulog. Sabi ko wala. Sabi ko wala. Sabi ko wala. Sabi ko wala. Oo. Pinatuliyon ko ang sabi ng soldano. Ay, hindi ito. Hindi ito magdali mo kay Tulpo. Para ma'am, kung natin ka lumuwal ka, isasama kita sa embassy pa, alam mo na nagsasabi mo na ang totoo. Para ma'am, hinahamot kita ma'am. Ang sabihin ko sa'yo, wala akong isang word dyan na paniwalaan sa'yo dahil talagang mali. O, isang palang mali, hanggang ngayon mali. Pero, bakit mo hindi nyo? Bakit nyo kausapin si Carly ma'am? Kausapin nyo na lang si Carly ma'am para dahang magpatunay na pala pabalik-balik kami sa embassy. Iyon ka ba sa pagkakoro? Pero ang tanong mo dyan, ano sa pagkakakitin? Kausapin mo rin si Carly ma'am na iniwanan mo na kanya sa mga sundalo doon. Para ma'am, alam nyo yung totoo. Kasi mahirap yung mag-judge tayo ng tao eh. Baka magkaroon tayo ng kasalanan sa Diyos, makarama pa tayo eh. Diba? Totoo naman eh. Nakakaroon naman talaga yung nangluloko. Hindi yung ano kasi yung... Kasi mahirap yung sinasabi nyo na hindi pa tayo yung ano. Kausapin nyo mismo yung German. Para at least alam nyo na totoo yung lahat na sinasabi ko. Mahirap yung ganyan. Hindi ko kinakantihan ng German. Fact is, bakit napunta yan dito na alam mo naman panahon na yun mga ano na yung COVID. So, 2018 ma, 2018 ma, hindi pa nanidiscover yung COVID ma. Ayan ang sinabi ko, totoong salitin. Tapos noong isang ano, salita ko noon, isang taon lang siya dito. Anong, isang taon pa rin siya, isang taon siya na mahigit na walang pension, ma'am. Pakiulit na lang, ma'am, yung video. Paano siya mapinsan? Wala ko na pag-bite to Germany. Kaya ito, ang ano niya talaga, ang kapat mo, itayin mo na sa German embassy. Kasi, ang kapit kami doon nung nakaraan, ano, ma'am, anong nagawin namin doon? Sa taxi, hindi sana ko siya, para makita niya na ipagsiganoon ako doon. Isasama ko si Jima, ma'am, para patunayan ko sa'yo, ha? Sandali, ang tanong ko, Presi, ha? Presi, yung sa embassy na security, sinasabi mo, Pilipino ba yung security guard? Yun, ma'am, sa Pilipino. Pagkatapos, mag-a-check ka doon, kahit naka-shirt ka lang, basta tao nila pinapasok, pero pag hindi nila tao, naka-shirt ka doon, hindi na papasokin. Ano yan, pinapaiwan cellphone sa labas yan, may susyan. Pabalik-balik kami yan, ma'am, ano, at itong isang kausap ko. Presidente, ito tanong ko lang, yung sinasabi mo na sa may immigration ng German Embassy na gusto mo nang iwan si Karl Heinz, Pilipino ba siya o puti? Puti, ma'am, puti. German siya? German yan. German, half German, half Filipino. Kasi mga karamihan, ma'am, ng empleyado ng embahada ng German, ma'am, is made to kong German, ma'am. Kasi ang problema ganito, yung problema eh, pag German, na wala nang matirahan dito, papuuwiin nila, tutulungan nila papuuwiin yan. Unless, kung iba yung punta nyo doon na papay, kasi syempre, ang akala nila, mag-asawa kayo, pusa-pasa mo na lang na itiwan. Ganito yung paliwanag ko sa kanila. Para tulungan na lang, ma'am. Ang sabi ko, ma'am, Oo. Pero kung hindi na nausap ang tao sa amin, ma'am,
puro pangako. O sige, i-email po yan. O sige, ipapakausap po yung tao ng ganyan. Basta, ipang naman yung lumalabas, ibang tao na naman papakausap na consulate. At kung natawagin sa German pension, okay naman daw yung pension. Ang problema. Alam mo, naintindihan ko na yung concern mo, Prezi, pero alam mo, ikaw mismo naghahanap na pinapahamak ang sarili mo. Bakit ka mo? Pinapahamak mo yung sarili mo dahil kay Karl Heinz, magsasalita ka na. Alam mo ba na yung kanilang salita at pagbibintang mo sila sa, ano, sa mga ganyang bagay? Alam mo, pwede kang kasuhan ng immigration yan. Kasuhan nila akong kasuhan, pero hindi nila alam yung hirap ko dyan. Kaya sabi ko, kaya nga, diba, sinasabi ko lang sa'yo, minsan, pa, huwag ka basta-basta padalos-dalos sa mga sasabihin mo dyan, kasi, babalikan ka ng mga yan. Ikaw kaya ang sabihan ka ng embassy na, problema niya yan, just get in eh. Tanggapin mo, kaysa magsalita kayo na sabihin mo na, kaya siguro ayaw nyo, ano, para mamatay dito pag intimidate nyo yung, iba na yun, kasi maka, ano iniisip nito, ano iniisip pa yung plano niya, parang nililipas, kasi wala silang, ano, kumbaga, wala ang karapatang magsabi ng ganun sa kanila yun, kasi, hindi kasi maraming proseso yan eh, ganito lang yan eh, kasi yung explanation mo rin kasi sa pagpasok mo is, actually, mali. Pagpasok mo sana doon ka mismo kumausap sa consult. Kaso nga lang, parehas nga, kaya hindi ka marunong mag-German. Wait na po, isang taon lang kalahati na kami na lumulun sa consult. Napaka-ganda ng approach namin, very approachable. Pero nga, iba nga yung, kasi ang hinihingi nyo nga, ganito nga, simple lang eh. Yun na yung huli. Simple lang. Yung huli. Hindi. Yun na yung huli. Wala na ako mapagdalahan. Hindi kasi Tracy, ang unang punta nyo doon kasi is about sa pera niya sa bangko. Hindi agad kasi kung sana yung unang punta nyo doon ay parang sinurrender mo na lang si German, nasabihin mo na lang na... Wait lang ma'am, for ano lang, FYI lang po ma'am. Ang punta ko doon nung una, si Carly ang kausapin nyo, sabi ko baka pwede bigyan nyo siya ng plane ticket at para makauwi nyo na siya sa kanila. Si Carly ayaw umuwi. No! Sumisigaw siya doon. Sabi ko, hindi, uuwi ka. Sabi ko, gano'n sa kanya, nag-aari ka sa iyo po din yan. Ang sabi ng Eras, hindi natin pwede. So, yun po. Tatapos na yung ano, tatapos na yung conversation nila. 54 minutes, grabe. So yun oh, mga kakwela, mga kabiyaya, tututusin po talaga. Marami pong nangyaring kasinungalingan na sinabi sa akin ni Ma'am Princess. Pero dahil po tayo, isang tayo charity vlogger, ayoko pong ma-involve sa mga ganyan, no. So, kaya ko po ginagawa tong video na to ay para aware din po kayo at hindi ako yung mapasama kasi syempre ako po yung tumutulong kay Sir Carl at ang mission lang sana talaga natin dito pagtulong, kaso yun nga lang, kailangan natin ng sapat na katotohanan lalo-lalo na sa unang nag-alaga. At ito, disclaimer, kasi nasabi niya po dun sa video, sa record, na si Mama po daw ang nag-chat kay Ma'am Princess. Nagkakamali po siya dun, no? Siya po ang nagkalat ng video, ng picture ni Sir Carline sa madaling salata. Pinamimigay niya ito. Tinahanapan niya ng tutulong. So, nag-chat po si Mama or nag-chat sa GC, hindi mo mismo sa mismong conversation nila. nag-chat po sila sa GC na kung sino daw, sabi kasi ni Ma'am Princess, kung sino daw may kakilalang vlogger or charity vlogger dito sa Taguig. So sinabi ni Mama, ako, anak ko, vlogger, ako nga po yun. Tumawag saan siya Ma'am Princess, ganyan, nag-usap kami, sabi ko sige po dalhin niyo rito kasi ang bungad nga ni Ma'am Princess sa akin ay homeless at hindi niya kaano-ano, pero ngayon malalaman ko na engaged pala silang dalawa. At ayun nga, nagulat din ako doon, tapos yung Sarapi Tulpo, no? So nagulat din ako doon kasi ang kwento niya sa akin, nakaharap niya mismo si Rapi Tulpo, si Senator Rapi Tulpo, at
siya mismo yung kausap ni Serapi Tulpo at bawal, iniingyan ko nga po siya ng video or picture pero wala siyang maipakita kasi nga daw bawal. No? So bawal, inintindi ko yung sinabi niya, ginalang ko yun kasi syempre tiwala din ako sa kanya. Hindi ko alam na nagsisinungaling siya at ang dami niya pang kasinungalingan na ginagawa. No? So ako bilang charity vlogger, sa totoo sinayaw ko ito gawin pero kailangan ko para sa kapakanan ko rin, ayokong mapasama sa inyo, no? So, at ayun po, baka mamaya may mapanood kayo na parang sumusuko na ako kay Sir Carl, so nagkakamali po kayo ulit. Hindi ko po susukuan yan. Ang akin lang, kailangan kong malaman yung katotohanan. Kasi, syempre, di ba? So, ngayon, na naalaman ko na at kinausap ko na rin si Ma'am Princess na huwag nang mangailam sa mga kay Sir Carl at ako na kami na ho, bahala ng mga sponsor para sa mabilis ang proseso kapag uwi ni Sir Carl. So ngayon, abangan nyo na lang po yung mga update para kay Sir Carl. At pupunta tayo ng lahat. Pupunta natin, Rapid Tool po ulitin natin niya kasi hindi nga naman talaga pumunta dun. Or sa labas lang talaga sila kasi ang pagkakakwento ni Sir Carl, nasa labas lang daw sila, tapos nainip sa haba ng pila tapos umuwi na. So yun po, pero ang pagkakakwento sa akin ni Sir Carl ay ang pagkakwento sa akin ni Ma'am Princess ay nakapasok daw, nakausap niya ng personal si Senator Rapi Tulpo at sinabi daw mismo ni Senator Rapi Tulpo na hindi niya daw matutulungan si Sir Carl. So parang nagduda agad ako doon, sabi ko may mali dito. So ganyan, at least 'di ba kahit papaano, kaya ikaw Ma'am Princess, ano, wala akong galit sa iyo. Ang akin lang katotohanan. So ngayon, alam na namin lahat ng totoo. At ngayon, kami na bahala kay Sir Carl. No? Kaya sana wag mo nang hadlangan yung mga plano namin para kay Sir Carl din lang naman to. Gusto namin siya matulungan. No? So yan po, maraming salamat sa suporta nyo. At sana na wag nyo rin po sana yung i-bash yung Ma'am Princess. No? So may mga siguro, may mga medyo natakot lang din siya siguro, hindi na eh, no? So hayaan na lang natin 'yon. At least alam niyo na ngayon, no, yung mga buong kwento sa buhay ni Sir Carl. So sobrang nakakaawa si Sir Carl, kaya sana tulungan niyo rin po ako na kung ano yung mga dapat kong gawin. Kasi hindi ko kaya mag-isa to kung wala din kayo. No? So maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.